Sana namang magandang araw sa ating lahat. Hello everyone! Today ay gagawa tayo ng masarap na dessert upang himagas. Ito ay ang cheesy and creamy Maha Blanca. Wow! Kabongga! So meron ako mga pinakita ng mga ingredients dito, pero ang full list at ang exact measurements ng mga ito ay nakalagay sa description sa baba. Nabili ko pala ang aking mga ingredients sa convenience store kasi gusto ko magluto with convenience. Char lang. So kidding aside, no, obvious naman na puro nakalata kadalasan ang aking mga sahog, lalong-lalo na itong gata. Kasi naman, wala akong mabilhan na freshly grated coconut sa aming area. Meron sa mga supermarket pero super dry na. Pwede na lang yung pangkain, yung toppings ng kutsinta or kung ano pa man, pero nungkang mapipiga. Pero kung kayo dyan ay may niyog talaga na available, ay mas mabuti kasi fresh talaga yun. So ayan, naglagay lang ako ng 2 cups of cornstarch sa bowl at i-dissolve ko lang ito sa 2 cups ng water din. Haluin lang itong mabuti na hanggang sa wala na kayong makikitang lumps or buo-buong cornstarch. After that, ay inumpisahan ko nang ipaghalo sa kawali ang isang latang coconut cream o yung kakang gata, coconut milk, evaporated milk, at condensed milk. By the way, hindi ko pala binuksan ang apoy nito ha. Ihalo muna natin ito bago natin buksan ang apoy kasi ang tendency ay pumapailalim ang condensed milk nito. Yung mulugdang ba sa ilalim at mauna siya na masunog. Sa mahinang apoy lang ang kailangan natin dito para kontrolado talaga natin ang process. Sa recipe na ito, bawal ang tatamad-tamad at tutulog-tulog kasi mapapalaban talaga tayo sa haluan. Dapat alerto 24, char lang. So tinikman ko pala ito at need kong idagdag ang niready kong 1/2 cup na white sugar kasi hindi pa na-achieve ang gusto kong tamis ng aking Maha Salvador. Hinalo ko na din dito ang about 1/2 nung isang block ng cheese. Actually, dalawa ang pinakita kong block na cheese kanina, pero ang ginamit ko lang talaga dito ay isa at kalahati lamang. Tinira ko talaga ang kalahati kasi ipapalaman ko pa yun sa tinapay. Uy, grabe. At ayan, hilalo ko na din ang corn kernels. Hintayin lang natin ito na mag-simmer ng kaunti para maluto ang gata. Saka naman natin ihalo ang mixture ng tubig at cornstarch. Make sure pala na haluin din munang mabuti ang slurry bago ihalo sa main mixture kasi baka nagsettle na sa ilalim ang cornstarch. At by this time, huwag nang tigilan ang paghahalo. So nandito na talaga ang totoong labanan ng haluan. Char. At mas hininaan ko pa pala ang apoy para maiwasang masunog ang ilalim. At para mas lalo kayong ganahan dyan sa paghahalo, ay sabayan nyo na lang din ang kanta. Huwag kang mapagod. Char. So hala, sige, halo, halo, baby, left to right, right to left. Basta talaga ang exercise nito ba sa braso, ay nako. So hanggang sa ma-achieve nyo ang consistency na ganito, yung tipong sumasama na siya sa sandok at ang ilalim ay wala na masyadong dumidikit. So indication niya na luto na ang inyong maha. So make sure din na ready ang inyong mga pans na sasalinan kasi mabilis tumigas ang maha. At pagkasalin ay i-flatten ka agad ang top kung gusto niyong maglagay ng toppings. At while medyo mainit pa ang ibabaw, ibudbud na kaagad ang dapat ibudbud yung inyong latik, yung toasted na desiccated coconut or mani para medyo dumikit pa siya. So since ako, cheese ang gamit ko, nilagay ko kaagad ito sa ibabaw para kumapit ito at magmelt ng konti. So ayan, pwede na itong kainin actually kaagad kung kayo ay takam na talaga, pero ako ay pina-cool down ko muna at pinag-rest ko sa ref. Saka ko ito hihiwain. At ayan, ready na ang cheesy and creamy Maha Blanca. Char. Sa recipe ko na ito pala, no, hindi siya matigas at hindi rin siya mabasa. Sakto lang. So, try nyo na. Char.
At sana nagustuhan niyo ulit ang aking recipe for today. Hanggang sa muli na naman. It's me, Jovie. Thank you for watching. Bye!